Hello guys, tara samahan niyo ulit kami. Mag-grocery ulit tayo. Dito na naman kami magdi-date sa grocery. Eh, gustong-gusto ko naman 'yan. Kasi masarap mag-grocery. Hello guys, blessed day and welcome again to my YouTube channel. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, please do subscribe and hit the notification bell para updated ka sa ating mga chikahan at saka sa ating mga cooking. Okay, preks ko lang po sa inyo na nag-grocery po kami ng aking asawa. Ayan, ang saya-saya ko talaga naman. Diba? Pack na pack. Hahanap lang ulit tayo ng mga kailangan natin sa ating bahay. Sabi ko nga, kapag po tayo may konting pera, isigurado na po natin ating mga pagkain sa bahay. Huwag po natin unahin ang kaluhuan para hindi tayo magkautang-utang. Naku day, mahirap maraming utang. Sakit sa ulo yan. Iba-taba naman po na unahin po natin ang ating pagkain, ang pangangailangan ng ating mga anak o yung mga pangangailangan natin sa bahay. Baka may mga dapat tayong repairin. Lahat unahin na natin kasi malapit na magtag-init na sobra sa March. Tapos anong kasunod yan? Tag-ulan. So kung may mga bulok-bulok na dyan sa mga bubong natin, unahin natin para sa tag-ulan. Wala tayong problema, di po ba? Kung tag-init naman, sa March, unahin natin bumili lang ng ekstra mga electric pan, di ba? Huwag na tayong mag-ngad ng kung ano-ano pa ng mga bagay na hindi pa natin kayang yapusin sa ngayon. Huwag muna natin yapusin kaya yung iba, di ba? Yayapo sila yung ibang bagay na sobrang hindi pa naman nila dapat yapusin. Kaya ayun, sobra-sobra. Nagkakapatong-patong, nagkakautang-utang tayo kasi may mga bagay kasi sa buhay natin na hindi pa natin dapat yapusin, niyayapos natin. Sabi nga, one step at the time, di po ba? Kung meron naman pwede na, pwede na. Huwag tayong, alam nyo na, mahirap din kasi kung tayo materialistic eh. Dapat lagi nating unahin ang ating laman ng tiyan at mga pangailangan ng ating anak at pangangailangan natin sa bahay natin. Kung may sobra-sobra, magtabi muna ng konti. Kapag marami-marami na tayong savings, ayan, okay na, di ba? Buhay, ano ka na, di ba? Kasi importante sa ngayon, mag-save ng pera, di ba? Dahil sa nagdaang pandemic, di ba? Naranasan mo, sobrang hirap. Di natin alam kung hanggang kailan na lang tayo, 'di ba, dito sa mundo. So kailangan ibigay na natin yung best natin sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga anak, 'di ba? I-focus natin ang ating sarili sa ating mga anak at sa pag-aasikaso natin sa kanila. Huwag puro material na bagay, 'di ba? Mahirap po 'yun. Kailangan yung makapag-save tayo ng mga kailangan natin sa buhay. Kaya pag-sweldo ng ating mga mahal sa buhay, mabawa anak natin, asawa natin, may mga trabaho, ibili na agad natin ng grocery, di ba? Pagkain natin, di ba? Para kahit hindi na tayo lumabas sa bahay, pagising natin, may lulutuin tayo. Hindi yung kailan tayo magluluto, takbo tayo doon, takbo tayo dito. Kasi, di ba, hindi tayo nakapag-ready. Masarap din kasi yung wala tayo masyadong iniisip ng kung ano-ano. Masarap yung tayo may peace of mind, di ba? Mahirap kasi yung tambay ka ng tambay sa labas. Yung pala, pag oras ng luto, wala kang lulutuin. Nga. Hay, mahirap yun, di po ba? Ano ipapakain natin sa ating anak? Hangin. Baka kabagin. De, serious speaking. Ito po, mga usapang makananay. Di po ba? Mas gusto natin talaga yung lagi tayo may pagkain sa pagkainan. Kaya nga nagtatrabaho ang ating asawa. Di po ba? Para may pagkain ng ating mga anak. Tapos, bonus na lang yung may mga anak na tayong tapos sa pag-aaral. Bonus na lang yung may mga anak tayo na gustong tumulong sa atin. Na sila ay makapagbigay, di po ba? Na nagtatrabaho din. Kaya, ang sarap ng pakiramdam, di po ba? Kapag ang pamilya ay nagtutulungan. Kaya alagaan natin ang ating pamilya. Kasi talaga ang pamilya natin ating makakatulong in times of emergency, di ba? At higit sa lahat, yung mga taong nagmahal sa atin, yung tumulong sa atin nung tayo ay walang wala. Huwag natin kalilimutan, lingon-lingonin din po natin, huwag natin pababayaan yan. Kasi kung dahil sa kanila,
baka walang tumulong sa inyo, di po ba? Kailangan marunong tayong tumalaw ng utang ni Love sa ating kapwa, di po ba? Hay nako, napapa-emot si Inday. Ayan mga mi, ayan, natuwa ako kasi may mura ding repolyo. Kasi panigurado, pag uwi namin, magpapahinga lang ako sandali, magluluto na ako ng pagkain namin. Pero alam nyo, ang sarap mo masyal. Kahit dalawa lang kami ni Papa na masyal kasi nga wala yung mga anak namin. Busy sila. Masaya kami mag-asawa pagka grocery, kain sandali dyan, kwentuhan sandali, para kaming, alam mo yun, parang mag-ano lang, mag-boyfriend. Nagsaing na ako! Ayan, pagkatapos naman, magluluto tayo ng ulam paglambot ng manok kasi frozen pa. Huwag yun ang pasinitsura ko, pagod na ako dahil galing pa kaming grocery. Ayan, Mi, nagluto na ako ng sinaing. Naiset ko siya ng 35. Ayan na, 28 na siya kasi kani-kanina ko pa siya sinaing. Pagdating namin, nagsaing talaga ako agad kasi importante yan. Madali lang magsaing dyan sa ating multifunctional electric rice cooker. Kaya sa mga may gusto nito, ilagay ko yung link ha para makabili kayo. May free shipping and voucher po kapag bumili po kayo sa aking link. Try nyo po, tingnan sa ating description box or sa comment section. After po niya, nagluto na po talaga ako ng paborito ng mga anak ko, may sabaw na tinolang manok. Lahat naman ng mga bata ngayon, hindi nagsasawa sa manok. Kaya lagi kami may manok sa bahay. Sabi nga, mawala na doon bawi, wag lang manok. Kasi paborito talaga nila yung manok. Ay, naku, lalo na adobo manok, pritong manok. Ako, madalang magsigang ng baboy kasi bawal din naman sa akin ng baboy. Kaya okay lang kung ano yung gusto nila, sila ang masusunod. Ayan, masarap kasi magluto talaga. Maganda ng pagkain para sa kanila. Yung gusto nila, yung lulutuin natin, di ba? Kaya ayan, talagang with love ang aking pagluluto. Kaya kahit hindi ako marunong magluto, napapalabas natin yung masarap. Kasi with love eh, di ba? Pag mahal natin talaga, ibibigay natin yung best natin. Kahit hindi tayo marunong, lalabas at lalabas yung sarap. Kasi iba eh, di ba? Iba ang mga mami, gagawin ng lahat para maibigay sa kanilang anak yung gusto nila. Ayan mga mi, kamukulo na, grabe ang sarap. Amoy pa lang talaga ang sarap-sarap. Kasi paborito namin dyan pechay. Kaya ang daming pechay niyan. Tapos repolyo, sayote. Yung lang ang aking nilahok diyan. Abay, talo-talo na, pak na pak na. Sarap-sarap ng kain nila. Samantalang ako, gulay at sabaw lang. Sa bagay, nagluto naman si Papa kanina ng adobong atay. So, yun yung sa akin. Masarap yun. Kasi pag lagi ka puyat, mga mi, bagay po ang adobong atay. Naulit ko ha, bagay po ang adobong atay sa mga puyat. Okay, bye for now. Luto na ang ating tinolang manok. God bless you all. Keep safe. Don't forget to subscribe and hit the notification bell. Bye for now.